Magandang umaga, mga bata! Magandang umaga din po, Binibinife. Ang ganda naman ng sapatos mo. Salamat po. Naaalala ko tuloy sa'yo ang aking guro noon, sapagkat katulad yan ang sapatos niya. Sino po yun, ma'am? Lagi ko siyang inuugnay sa kariktan ng buhay. Saan man sa kagandahan, sa tanawin, sa isang isipan o sa isang tunog kaya, nakikita ko siya at ako'y lumiligaya. Ngunit walang anumang maganda sa kanyang anyo at sa kanyang buhay. Siya ay isa sa pangkaraniwang guro noon. Siya'y tinatawag naming lahat na si Mabuti kung siya'y nakatalikod. That word was the beginning of almost of her speech. She would always say that word to take the place of words she doesn't remember sometimes and even in moments of hesitation. Mabuti. Ngayon magsisimula tayo sa araling ito. Mabuti naman umabot tayo sa bahaging ito. Mabuti. I would never have told her anything if she had not only caught me crying that afternoon. My young heart had shed tears over the same childish problem. It was getting late, and except for the loud screams of the spectators at the training of the school players, the whole area was quiet. In a secluded corner of the library, I struggled to solve my tear problem. Sometimes I lay under the moon and I thank God I'm breathing. Then I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my fears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it will all turn around. Because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say, now we don't wanna fight no more, there'll be no more wars, and our children will play. One day, one day, one day, one day, one day, one day. Mabuti't may tao pala rito. Tila may suliranin, mabuti sana kung makakatulong ako. In my memory, I counted it a shame and inferiority that we would meet again in the future. Di ko alam na may tao rito. Naparito ako upang umiyak din. I could not speak with the sincerity I heard in her voice. She listened with full understanding, and I know that her concern was genuinely sincere. Siya nga pala, ma'am, kayo. Kayo nga pala. Ano ho ang inyong ipinunta sa sulok na iyon na iniiyakan ko? Ang sulok na iyon na iniiyakan natin, nating dalawa. Look at me. You may think you see who I really am, but you'll never know me every day. It's as if a play upon
Now I see, if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my heart. Who is the girl I see staring straight back at me? When will my reflection show who I am inside? Sana masabi ko sa iyo, ngunit ang suliranin, kailanman. Ang ibig kong sabihin ay, maging higit na mabuti sana sa iyo ang buhay. Mabuti has been a new creation to me since that day. And as her teaching voice echoed in our room, I could guess the reason or reasons why she was going to that corner of the library. I guess if she's still going there in our corner, that's just the two of us. Ma'am, nakakabiti naman po ang inyong kwento. Ma'am, ano pong nangyari pagkatapos noon? Hindi ko siya tinanong, ngunit nalaman ko base sa aking mga narinig. Every lesson we took in literature became a quenching of our thirst for beauty, and I was amazed. That wasn't there before. All I can say to myself after she made us feel the beauty of life in our lesson. And this discovery of beauty did not become mine, but only after that incident in the library. Her faith in the will of God, in humanity, in all that is one of the strongest I have ever known, contributing to emotion. Perhaps it was that conviction of her that showed her beauty in things that are only common to us are meaningless. Bilang ating aralin ay tungkol sa pagsasalaysay, nais ko lamang ibahagi sa inyo ang aking pangarap para sa aking anak. Siya ay 6 na taong gulang na. Ang tanging pangarap ko lang sa kanya talaga ay maging isang doktor. Tulad ng kanyang ama. Oo, gaya ng kanyang ama. Blood ran down her face as a strange smile flashed across her lips. That was the first and last mention in our class about the father of her child. I am sure that there's really something that went wrong with her life. And as I sit in my chair, only 2 feet away from her, my heart aches with the desire to approach her, hold her hands as she did that afternoon in the corner of the library, and ask to open a chest to me. Mabuti. Mabuti gaya ng sasabihin nitong si Fe, iyon lamang nakararanas ng mga lihim na kalungkutan ang maaaring makakilala ng mga lihim na kaligayahan. Mabuti at ngayon, magsimula sa ating aralin. I was sure then, as I'm sure now, that sentence was not mine. I felt that she and I were one, and we are part of the creatures that because we have experienced secret sorrows, no secret joys. Uy, alam mo ba yung usap-usapan na napatigil si Mama Buti sa pagtuturo niya nung isang araw? Oo, sabing namatayan daw siya ng asawa. Sabi pa nga na hindi daw nakaburol sa kanilang tahanan ang asawa, kundi sa ibang tahanan. And now, it's only been a few days since I heard about the doctor, and I understood everything, in the naked truth of it, and in all its cruelty, I understood everything.
dyan na nga nagtatapos ang kwento ni Mabuti. Si Mabuti pala ang sumasalamin sa ating tunay, matatag at mabuting guro. Siya ang magpapaalala sa atin kung gaano kahalaga na maniwala sa ating sarili sa kabila ng hirap ng iba't ibang problema ang ating kakaharapin at hinaharap sa kasalukuyan. Positibo at matapang na tao si Mabuti, hindi lang bilang isang guro, ngunit bilang isang ina na rin. Kahit na may mabigat pala siyang pinagdadaanan at pasan-pasan sa buhay, mas pinili pa rin niya ang pakitahan ng mabuti at pagiging positibo ang kanyang mga estudyante. Yun ang tunay at mabuting guro. Tama! Si Mabuti ay nararapat na maging inspirasyon sa lahat. Ipinakita niya na hindi hadlang ang kahit anong problema para magpatuloy sa buhay. Bagkus pa nga ay ang mga ito ang nagpapatapang sa atin. Para sa akin, walang makatutumbas sa kaniyang katapangan at katatagan sa buhay. Sa araw-araw, mas pinipili pa rin niyang ngumiti sa kabila ng mabigat na pasan-pasan niya sa kaniyang dibdib at magbahagi ng mga salitang nakapagpapagaan at nakatutulong para mapabuti ang iba. Naway may natutunan at maging isang inspirasyon sa inyo ang aking ibinahaging kwento. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam na mga bata!